si Francisco Balagtas sa isang kilalang Pilipinong makata at may hakda. Siya ay kinikilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng ika-15 na siglo, ang Florante at Laura, ay ang kanyang pinakamainam na likha. Si Francisco Baldazar, na may palayaw na Kikong Balagtas o Kiko, ay isinilang noong ika-2 ng Abril taong 1788, ang kanyang mga magulang ay sina Juana de la Cruz, na isang ordinaryong may bahay, at Juan Baldazar, na isang panday sa Barrio Panginay, Pigaa, na kilala ngayon bilang Balagtas sa kanyang karangalan sa lalawigan ng Bulacan. Siya ang bunso ng kanyang mga kapatid na sina Felipe, Concha at Nicolasa. Nag-aral si Francisco sa isang parochial school sa Bigaa, kung saan pinag-aralan niya ang mga panalangin at katekismo, at kalaunan ay nagtrabaho bilang houseboy para sa pamilyang Trinidad sa Tondo, Manila, kung saan siya ay pinag-aral ng kanyang tiyahin sa Colegio de San Jose. Noong taong 1812, nagtapos siya sa degree ng Crown Law, Spanish, Latin, Physics, Christian Doctrine, Humanities, at Philosophy. Ang kanyang dalawang dating guro na si Padre Mariano Pilapil at Jose de la Cruz, na isang bantog na Tondo poet, ay nagturo sa kanya kung paano magsulat ng mga tula. Sa paaralan, kinakitaan si Balagtas ng kahusayan sa pagtula. Hello guys! Nandito kami ngayon sa Barangay Mawa Pag-asa sa Orion, Mataas. Ah, puntahan natin ang hardin ni Francisco Balagtas. Ngayon, nandito kami sa lugar kung saan nilayo ang hardin ni Balagtas. Halina, puntahan natin ang hardin ni Balagtas. Sinulat ni Balagtas, Florante at Laura noong 1838 sa panahon ng mga Kastila. Naniniwalaan na Florante at Laura ay sinulat niya noong siya ay nakakulong. Ang kanyang obra maestrang ito ang nagsiwalat at nagpatunay sa mga abuso at pagmamandrato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Sinulat ito ang naglarawan sa kung anong tunay ang nangyari sa kanyang bayan at sa mga naging aral sa kanyang buhay. At dahil sa kanyang obrang Florante at Laura, dito siya tinagurian ng isang hari ng makatang Pilipino. 1840, nagpunta si Francisco Balagtas sa Malanga, Mataan upang magtrabaho bilang isang major lieutenant bilang katulong ng kawani ng korte. Naging unang tenyente si Francisco Balagtas at naging tagapamahala ng pananip at pag-aani ng korte. At alam niyo din ba na dito sa lugar ng Orion, Bataan, bumuo ng pamilya si Francisco Balagtas. Dito niya nakilala si Juana Tiambeng at kanyang napangasawa. At nagkaroon sila ng 11 anak. Ilan sa mga anak nila ay si Victor Baltasar Itiambeng, Isabel Baltasar, Miguel Baltasar, Marcelo Baltasar, Juan Baltasar, and Silveria Baltasar. Dahil sa ating lahat, si Francisco Balagtas o si Francisco Baltasar Balagtas ay pumanaw noong February 20, 1862 dahil sa sakit na pneumonia.